mga katropa, samahan kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay sa asenso, tagumpay, hinagpis, tuwa, ilan lamang sa pagsasarawan ng mga kapatid nating overseas Filipino workers. Di tamang sa palatuntunang Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya at iba pa. Tumutok at matuto dito lamang sa inyong himpilan ng Katropa Radio. DWWD Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya at iba pa. Magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon at iba pa. Ito pa yung lingkod, Terry Alpa. At syempre, hello po sa inyong lahat. It's 2022, January. Ayan, welcome po sa ating New Year. At syempre, alam ko ang ating mga wish, no? Magandang bagong taon para sa lahat. At syempre po sa ating mga OFWs na nakamonitor sa apat na sulok ng mundo, hello po sa inyong lahat. Ang Bantayet Kasangga ng OFW International Chapter, di mo na po kayo isa-isayan. Alam ko napakarami ninyo. Si founder na lang babatiin ko, Albert Guanzon, na napakasipag po, na nasa Pilipinas ngayon. Iniwan muna niya yung Kingdom of Saudi Arabia. Dito siya nagpa-public service. Okay, at syempre, ayan ating partner na talagang sabi nga natin, napaka swerte natin. At siya ay talagang nag-i-spend ang kanyang oras para mag-join sa ating programa. No? Kahit alam natin, very busy ang ating partner ngayon. Na nagtataka ang marami bakit si Jeline Valenzuela ay tinatawag na Miss Money Magnet. Pero siya po ay international, the youngest international life coach sa buong mundo. International po yan. Hello, Miss Jeline. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng ating tagapakinig at nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ang sulok man ng mundo, sa lahat ng ating OFW at kasundaluhan, kapulisan. Happy New Year! Kumusta ang New Year mo, Tita Terry? Well, ang lahat ay masaya ng New Year at bagong taon. That's ay, good. Ay, at bagong taon. Binigyan tayo ng pagkakataon na para makasama yung mga pamilya, mga bata, makapasyan, mga lolo't lola. At thank you so much sa maikling panahon na binigay mo sa amin. At least na-enjoy bago ito na naman po, di ba? At least nakalabas, nakalaya, di ba? Nagkaroon ng panandaliang kalayaan. Panandaliang aliw. Oo, ayan yung mga panandaliang aliw. At diba? Syempre bago tayo pumalawid, tayo po ay napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio. Thank you so much sa DWWD team, sa panguna po ng ating mabutihing station manager, si Sir Senon. Ayan, siyempre pagsundalo, mga macho yan, matitikas. Hello po sa inyo at sa inyong family. Nagpaparinig kaya, Tita Terry? Ano? Nagpaparinig.
nakarinig ka yata, mga macho at matitikal. At siyempre, mga kaibigan, na mga broadcaster, mga sundalo, up in the way. Oo. Diba? Ano ba yung mga magigiting na mga ano, na mga kasundaluhan na nag-newscaster pa rin. Sa gitna ng Pasko, sa gitna ng Pasko, sa gitna ng bagyo, at sa gitna ng New Year. Ayan. Yes. Saludo kami sa inyo, mga sir. Ang ating mga partner, ang bantay OFW ni Doc Chi Mandap. Hello po. Oh. Ako OFW. Hello po sa inyo. Marami rin pong natutulungan. Siyempre, pag may problem kayo sa OWA, yan, sabihin nyo lang sa akin. Papakilala ko kayo kay Doc Chi. Maraming salamat, Doc Chi. And of course, sa ating mga ano, masugid na tagapagsubaybay, sa ating mga followers dyan, hindi na namin kayo isa-isahin. Ang tagal nilang hinintay. Asan daw? Parang kantayan na. Parang ano ba? Diba? Parang kasushow pa lang namin. At saka kung hindi niya po kami mapapanood, ito ay mapapanood niyo po sa aming Facebook wall, sa AFP Radio, sa DWDB, like, ang aming mga show. At, opo, share and follow, and meron na rin po tayo sa YouTube channel natin. Yes. Alright. Okay. Ayan, ang ating tatakayan, OFW Sundalo, ano ang swerte para sa... May ano, may nagtanong sa akin na isang sundalo. Oo. Parang kilala ko 'yan. Napakagwapo pa naman ng sundalong ito. Aba, tinanong ba naman ako, "Ma'am, ano ba yung aking kapalaran ngayong taon?" Sabi nang ganun. Eh, Year of the Tiger siya ipinanganak. Wow. Okay. Sakto ang topic natin ngayon. Ikaw ba? Ay ano ang iyong animal sign ngayong 2022? Sa anong year ka ba ipinanganak? Ayon sa ano, sa Chinese calendar, di ba? Total, magiging kung Hey Fat Chui naman na tayo, papasok na rin ang Chinese New Year. Alright, i-generalize na lang natin. So meron tayo dyan, Year of the Pig, Year of the Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Monkey, Goat, Rooster, Dog, and Pig. Yan. Mm. Pero ngayong taon, 2022, ay Year of the Tiger. Anong abang, ano ba yung mga Year of the Tiger? Sila ay ipinanganak noong 1986, 1998, 2010, 2022. So, every 12 years po yan para malaman nyo yung animal symbol. No? So, ngayon, ang tanong, maswerte nga ba ang Year of the Tiger? Oo. So, pag sinabi mo kasi yung mga nabanggit mong year ng pinanganak, yun lang ba ang mga year, sila lang ba yung may animals na tiger? Yun ba yun? Hindi po. Susundan niyo po yun. I-adjust niyo po yun, yung symbol niya, basta every 12 years. Every 12 years? Apo. Okay. So, yun po yung ano, ang animal symbols natin. So, sa Chinese po yun. So, marami nagtatanong yung mga ipinanganak raw ng Year of the Tiger. Swerte nga ba sila? Mamaya po, tatalakayin ko po lahat yan ng animals. Kaya abangan nyo po ito. Manood po kayo ngayon at malalaman nyo po kung ano ang inyong mga swerte ngayong taon. Kung kayo ba ay swerte. Ito ay inyong mapapaghandaan kung maganda ba ang taon na ito para sa inyo. At ano naman, ang kung hindi naman kagandahan ang inyong taon, ano yung mga dapat gawin para ma-block? Yes! Ayan ang maganda dyan, di ba? Oo, ituturo na rin natin dito ano yung mga dapat nilang gawin for the year 2022. Sa totoo lang, Tita Terry, ha? Ang 2022 is good money. Maganda ang pasok ng pera. Wow, sa 2022. Hindi niyo ba nararamdaman? Ako kasi walang tigil January 1. Nagpuputukan. Diba? Sarap isi-share sa akin ni Ani. Tambak yung ano. Kasi may mga ginagawa po yan ng mga sikreto. Kaya nga, dapat nanunood kayo kahit hindi naman kasi bagong taon, nagsasabi kami dito ng mga sikreto. Abangan niyo po yung mga sikreto na yon para tayo ay hindi nawawalan. Yung, alam mo yung okay lang na mawalan ka ng 200, yung kulang pambayad ng kuryente mo, pero meron ka talaga. Ayun, yun ang maganda. Yun ang mahalaga. So, ano nga ba?
Naku, maraming nagtatanong. Eto ating kasundaluhan, no? Sabi ng ating sundalong guwapo. Ano ba, Miss Jeline, ako ba ay makakapag-asawa ngayong, ano, mahanap ko ba ang aking love life? Kasama ba yan? Parang gusto ko sana sabihin, sir naman, lumalayo ka pa, nandito na sa harapan mo. Diba? Single naman ako. Uy, baka may magalit. Okay. Oo, baka may magalit. Joke lang po yan. Oh. So, ang 2022, ito ay ang encounter birth na. Sabi nyo, diba, kung anong taon ang pumasok at doon ka ipinanganak, ikaw ay swerte. Oh, huwag mo nang ma-discourage sa sasabihin ko kasi medyo ano to, ha? Year of the Tiger. Simple lang po tayo for this year. So, ang Year of the Tiger ngayong 2022 na ipinanganak, marami po tayong pagdadaanan ng mga challenges. Oh, hindi po talaga super good luck, hindi naman tayo super bad luck. Kaya nga dapat alam natin ang tinatawag natin na balancing, no? Ang career ng ano ng Year of the Tiger, kung pagdating halimbawa sa pagtatrabaho, kung gusto niya nang ma-promote, 'yun. Kailangan niya talaga yung sobrang trabaho for this year para ma-promote siya. Hindi katulad ng iba, 'di ba, na sobrang swerte, parang hinulog lang ng langit na na-promote na. Ngayon kasi, etong taon na 'to ng 2022, ang Year of the Tiger, is kailangan niya ng ano, super hard work. Pagdating niya sa ano, sa career niya, hindi naman ganoon ka bad. Hindi din ganoon ka swerte. Pero ang mahalaga is meron itong pang-encounter. No? Halimbawa pagdating sa mga love life. Yan. Or pagdating sa mga halimbawa nasa sales ka tapos ano, Year of the Tiger ka. Ang panangga daw dito ay pwede ka raw mag ano, sumuot ng pulang underwear. Yan. Yan ang iyong swerte. Yes. Okay. Gumamit ka ng something red. Red. Oo. Pero sa panloob. So, underwear. Or bracer. Oo. Mga ganun. Oo. Mga panloob. Oo. Medyas. Ganon. Okay. Yun. Ito ay sikretong, ito daw ay magbabalance ng iyong bad karmic sa 2022, ang Year of the Tiger. Kaya, ito din ay makakatulong kapag ikaw ay mag-aasawa. Lalo na doon sa mga naghahanap ng mga jowa, ng mga ka-relationship, at sa mga gusto mag-asawa. Ito daw ay isang magandang good luck daw sa inyo, Year of the Tiger, kapag susuot kayo ng kulay pula. Na panloob. So, panloob ba? Panloob lang. Yes, panloob ba? Hindi ko sinabi pa. Pwede rin naman panlabas. Pero mas ang sinasabi, kailangan daw mas maganda daw kung sa loob. Okay. Kasi daw 'yun ay mas napapalapit daw sa ating skin at mas ano, mas nagkakaroon daw ito ng effect sa ating mga bloodlines and sa ating mga ugat-ugat, yung mga ganon. Ano ba ito? Tumutuloy sa tuso yan eh. Yan ang dapat makikiuso ka pag wala ka niyan. Hindi ka in. Ako nga kanina ako sa ilong ko kanina. Alam mo, hindi talaga ako sanay makiuso. Bakit nakikisabay kayo? Whether you like it or not, in na in ka. Pag nagpa-booster ka, ito ang kalalabasan mo. Yung mga ganon. Pag nagpa-vaccine ka, ito ang result mo. Ano ba? Nakakatulong ba o nakakasama? Minsan hindi na natin maintindihan. Okay, so gayon pa man, ayan po ay para sa ating mga Year of the Tiger. Malaya po kayo magtanong sa ating comment section at ito po ay aking sasagutin mamaya. Ano? Pero Tita Terry, ang pinakaswerte daw na taon ng nahayop ay ang mga ox at saka goat. Ox and goat? Yes. Ngayong ngayong taon ng 2022, yung kanilang career path daw ay sobrang maganda. Sobrang napakaluwag kasi maganda ang relationship ni Ox at ni Goat sa kay Tiger. Ah, kaya. Opo. So, kaya, ang nangyayari, halimbawa, pagdating sa
relationship. Kapag ikaw ay single na ox or goat, ikaw ay makakahanap daw ng iyong love life ngayong taon. Aray. Ay. Ang sarap. Malamit. Hindi na single, wag na mag-anak. Ay. Baka madagdagan. Kaya dahan-dahan. Ha? Mag-ingat-ingat. Kasi ngayong taon, kayo ang mga super attractive. Ayan. Okay. Ano daw ba ang taon ni Ox? Si Ox ay 1985 to 2021. Ayan. At si Goat naman ay 1991 to 2027. Ay, hindi pa ipinapanganak. No? So, baka yung ka-love life niya hindi pa ipinapanganak. Kaya, abangan nyo na yan. Pero, yun nga, yun ang sabi na yun daw ang pinakaswerte. Pero, pagdating naman sa yung pinaka-smooth na life pattern ng mga animal signs, ito daw ay ang rabbit, ang dragon, oy kasama ako, ang horse at ang rooster. Yan. Yes. So dito, sorry ha guys, hindi talaga namin maiwasan, nagsushow kami, pero show must go on kahit na tumutulog. Hindi luha yung tumutulog dito. Yung ilong, hindi po ako umiiyak. Alam mo ako ka, nakatatapos ko ng gumatngat ng luya. Alam nga naman po, nahaya ko tuloy dito. Haba ako ay nagsasalita. Yan yung sabi nga, kaya ang trending ngayon eh. Kailangan meron ka niyan. Oo, servisyo publiko po ang aking ginagawa, kaya pagpasensyahan nyo na po ha. Ito naman po ay libre, kaya alam nyo, alang-alang sa pagmamahal namin sa inyo. Kahit na masama ang aming nararamdaman, tuloy ang show para lang maideliver lang namin sa inyo ang inyong mga katanungan. So, yun nga, ang rabbit, ang dragon, ang horse, ang rooster, ito daw ay ang meron daw silang smooth life, no? And good luck sa paggawa ng pera ngayong taon. Totoo! Proven! Proven and tested! Kasi alam mo kung bakit? Anong year yan? Yung mga pinanganak sa anong year? Sa yan? Sino ang mga mayroong ganyang symbol? Ang Rooster 1981, 1993, 2005, 2017. So, ang Year of the Dragon ay 1988, 2000, 2012, 2024. Tapos, ang horse ay 1990, 2002, 2014, 2026. Actually, adjust nyo lang po yun, ha? Mula dun sa binilang ko na yun, 12 years, adjustment lang po yan. Oo, kasi nagtatanong mga senior, ba't di raw nababanggit yung mga birthday nila? Hindi po birth year nila. Hindi po birth year. Oh, ayan na po yung mga birth year nyo. Adjust lang po kayo, 12 years, no? Ah, ayun, doon kayo so, sa pool. Opo, doon po kayo sa pool. Malalaman nyo kung anong-ano nyo mula doon sa mga sinabi ko. So, yan! Ang totoo yun, kasi ramdam na ramdam ko po yun, napakagaan ng pasok ng 2022. No? Sa Year of the Dragon, Year of the Horse, Year of the Rooster, and Rabbit. At ito din daw ay ang halimbawa pag sa kanilang mga negosyo mas magaan. Ito sa mga businesses, ang Year of, ito yung magandang makipag-collaborate ngayong taon, no? Sa Year of the Rabbit and Year of the Dragon. Kaya sa ating mga OFW at sa ating mga kasundaluhan, maraming mga, hindi ko akalain, no? Ng ating mga kasundaluhan, kapulisan pala, sila pala ay mga business-minded din. Nakakatuwa. Kasi alam niyo po kung bakit, ilan sa ating mga kinukonsultant ngayon ay mga sundalo. Tapos, sila ay nagpapa-advise sa akin ano yung mga dapat gawin doon sa mga businesses nila for this year. May mga kapulisan po tayo na nanghihingi sa akin ng advice. Nakakatuwa po, minsan po may mga army pumupunta pa po dito sa akin para manghingi lang ng siguro pag may time sila, no, na day off sila, pumupunta po sila sa akin at nagpapa-advise. Sobrang nakakatuwa kasi
Ang akala ko, ang alam niyo lang is yung makipagbakbakan, makipagbarilan sa bukid at mag-checkpoint at kung ano-ano pa. Hindi ko akalain na ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga men in uniform are also business-minded. Yes. So sobrang swerte naman ang mga asawa ng mga to. Kasi 'di ba, secured ka na. May lifetime ano ka pa? Wealth ka pa, 'di ba? 'Yun ang nakakatuwa. Sobrang ano, sobrang, yun nga, so Year of the Rabbit, Dragon, Horse, and Rooster. Yun, maganda ang inyong taon pagpasok ng pera. O, wag naman masyadong ano, wag masyadong malungkot yung iba. Okay? Yung pinanganak naman ng daga, Year of the Rat, ng snake, monkey, dog, and pig, kailangan mo ng mas maraming effort for the year 2022. Kasi para ma-achieve mo kung ano yung gusto mo. Syempre naman, no, hindi naman lahat ng oras na ano nga ka lang dyan, na ano sinasabi, na mahuhulog yung puso ng saging, bayabas sa bibig. Nung medyo balubaluktot pa yung aking Tagalog, nalito ako kay ano, kay sino yun? Yung ating The Legend. Yung inyo pong tito. Kay Kuya Atong, nalito ako dahil ang Tagalog ni Kuya. Si Kuya Atong, ano? Oh, si Kuya Atong, ang Tagalog niya masyadong malalim. Natataranta po ako pagdating ko sa Pilipinas. Hindi ko pa ganun kakabisado yung mga terminologies ng Tagalog. Ang sinabi ko po, yung bayabas, instead na bayabas mahulog sa bibig, yung puso ng saging ang sinasabi ko. Oh. Eh, paano yun? Pag bumagsak sa mukha mo, edi sapul yung mukha mo, di ba? Paano kung naka-plastic surgery yung... Oo, bayabas pala. Ano ba yan? Ayun po. So, hindi po pala ano, puso ng saging. Ayun ay bayabas. So, kaya nga, kung kayo, no, ay Year of the Rat, Snake, Monkey, Dog, and Pig, ito ay sinasabi lang, ito ay paalala na tayo ay magsumikap, no, ng masigit pa. Doblehin natin ang ating mga trabaho ngayong taon para ma-achieve natin kung ano yung mga gusto natin sa buhay. Pero sa totoo lang, guys, sa akin po kasi, walang taon na swerte kung kailan ka ipinanganak. Kung ano yung animal symbol mo, kung kailan swerte at malas. Wala pong ganon. Sa akin po kasi, maaaring lumadaan tayo sa mga sitwasyon, pero kung ang pag-iisip po natin ay laging positibo, at lagi po tayo nakafocus sa kung ano man yung ginagawa natin, ibigay po natin yung buong puso ng sa mga ginagawa natin, imposible po na hindi tayo magiging successful. Ang success kasi, para po kasi sa akin as a coach, no, walang imposible, wala dito na yung taon na swerte ka o malas ka, kasi lahat po ng ito may tamang paraan. Kasi kung ang tao masikap at meron siyang paniniwala, yun nga lang, may mga strategic pattern na dapat ginagawa para ikaw ay tuloy-tuloy ang iyong swerte. Katulad nga po sa ginagawa ko, no? Actually, pag sa akin, meron po kasi kami sa Chinese, meron po kami yung tinatawag na chanting prayer. No? Parang sa inyo, rosary. Ah, sa amin, okay. Yes. Pagdating po ng alas 3 ng madaling araw, nagkaklase po kasi ako international, may klase po ako sa gabi, international. Pagkatapos ko po gumawa ng mga design ko, may klase ako, after po niyan, magcha-chanting ako hanggang makatulog ako sa umaga. Ganun po yung ginagawa ko, and then magme-meditate ako, magpe-pray ako. Pagdating naman po sa hapon, gumagawa ako ng mga pang-offering ko. Ang success po, hindi po yan hulog ng langit. Ito ay combination ng paggawa, paniniwala, at tiwala sa sarili. No? Walang imposible. Actually, ngayon ko lang din po na pag-isip-isip bilang isang coach, no? Kasi nagbi-business coach na rin po ako. Walang business na hindi nagsasucceed. Lahat ng negosyo nagsasucceed. Ang negosyo kaya lang naman bumabagsak dahil ang tao ay pabaya. Dahil ang tao ay hindi nakatutok. Pero kung tayo ay nakafocus at binibigyan natin ng diin ang bawat ginagawa natin, imposible na hindi magsasucceed.
Katulad po sa ano, ito na lang po ay sample, no? Meron akong yung business ko na tinayo ko mula ng 2015. Mula po 2015, mula Cambodia, nalipat na iba't ibang ano, hanggang Pilipinas. Mm-mm. Chinaga ko lang po ng chinaga, ng chinaga, ng chinaga. Yung nag-umpisa nga po ako, naikwento ko po ba sa inyo yung halagang 1,500 na lang yung pera ko na nagawa ko pang 500,000? Napaka, diba? Ganda nun, ano? Oo. Ito po yung ano, ito po yun. Ito po yung sample, no? Yung Lipton ko, naalala nyo, Tita Terry? Nung namatay ang aking mga magulang, naubos po yung aking cash. So, na-discover ko po yung paggawa ng Lipton. Ngayon ang puhunan ko po, nag-umpisa ako sa 1.5, napagulong ko po yon. Hanggang umabot na po ako ng kalahating million, hanggang nakapag-desisyon ako na gumawa naman ng panibagong produkto na kung saan mas napalago ko. Hanggang nakapagtayo na ako ng shop ko, napagawa ko na yung bahay ko, diba? Ngayon may sasakyan na. Yung mga ganong sitwasyon, imposible po kasi. Kaya nga po sabihin ko, sa akin po kasi sanay ako na pumunta sa isang lugar na wala akong dalang cash, na wala akong dalang pera. Kasi pwede kang gumawa ng pera doon. Kung ikaw ay may talent at skills, wala pong imposible, madali pong mag-magnet. Ang problema lang sa tao, hindi mo alam ang tamang proseso. Hindi natin alam kung paano tayo nag-uumpisa. Yes. Pero isa lang po sa sikreto doon, ilagay mo yung puso mo, yung isip mo doon at maniwala ka doon sa ginagawa mo. Yun ay magsasucceed ka. Diba sa ating mga kasundaluhan, papaano ka nakakagraduate sa pagkasundalo? Napakahirap na training ang pinagdadaanan ng mga yan. Sobra, pinapakain ng putik yan, sinisilihan, pinapaakyat ng bukid, pinapagulong sa drum, inihuhulog sa bundok. Diba? Yun yung mga naririnig ko. Hindi ko alam kung totoo yung kwento na yon. Tatakbo ng ilang kilometro araw-araw. Gigising ng madaling araw. Diba? Magpo-push up. Mag-aano sila. Ang daming mga barriers na aakyatin nila. Diba? Sa training. Oo. Pero after that, After ayos that, na. Diba? Ayos na. Ano naman ang hahabulin nila ngayon? Ayun. Ayun nga. Ang ating mga kasundaluhan, 'di ba? Tinanong nila sa taon ba daw na ito kung sila ay swerte. Ano ang hahabulin nila? Yung mga posisyon naman, yung magkaroon naman sila ng ranking. Ganon din sa ating mga kapulisan, hindi po ba? O sa ating mga OFW, minsan tinataasan yung mga sweldo nila pag natutuwa yung kanilang mga amo. So, ayan. Tayo naman eh, Ang isa lang naman sa pinakamahalagang sikreto ng pag-succeed sa buhay is, 'di ba nga sabi, binigyan ka ng Diyos ng gift. So yung gift na 'yon, yung regalo na 'yon sa iyo ng Diyos, gamitin mo nang tama. Kasi ang buong katawan natin ay kompleto. Meron tayong kanan at kaliwang kamay. Ang kaliwang kamay ay magre-receive, ang kanan ay magbibigay. Meron tayong magagandang mata, ilong, bibig. Gamitin po natin ng tama yon para tayo ay mag-succeed. Wala po sa swerte kung kailan ka ipinanganak at malas kung kailan ka ipinanganak, anong taon ka ipinanganak. Ang mahalaga po kasi sa panahon ngayon, tayo ay magsumikap, tayo ay maniwala. Kasi walang imposible na nangyayari sa mundong ito kung hindi natin pinagsusumikapan. Yes, diba? Okay. So, balik tayo dun sa mga nabanggit mo mga animals, ano. Yun nga, curious yung mga nakikinig sa atin kung anong animals ang meron sila. So, sabi mo nga yung pinakaswerte sa ngayon eh, alin ba doon? Lahat ba? Yung rabbit, dragon, rabbit. Horse, and swerte rooster. Rabbit. Yes po. Apo. So, si Dan yun. Uy, Dan. Alam mo ba, ang rabbit kasi ngayon, no? Ano, smooth sa kanya ang pagpasok ng pera. Baka hindi niya pa na ipoprogram yung money magnet niya. Ayan, nakikinig para mag-program. Oh, kailangan i-program niya lang. Bigyan mo lang yung sarili mo ng mga, sabihin mo isang linggo, nakafocus ka lang. Mag-ano yun eh, magkakaroon ng parang i-ano yung mind mo eh. Try mong mag-meditate or mag-relax. Oh, kasi
ang ginawa ko bago ako kasi napaghandaan ko yung bago pumasok ang taon. Kaya sakto 12 midnight January 1 naka-receive ako ng 2,233 pesos. Unang pera kong pumasok. Sayang sana million ano. Pero okay na yun. Yung pero kinumpute ko siya, no, Tita Terry. Tapos ang tatandaan kasi natin, ganito lang yun, guys. Ito, isa to sa sikreto. Proven and tested to. Hindi ko akalain na meron akong ginawang computation yung target goal ko. Bago kasi lagi magtaon o magumpisa o bago mag-Chinese New Year. Oh, eto. Dahil magpapasok pa lang ang Chinese New Year, pwede pa natin gawin ito. Isulat mo lahat ng iyong finances nung last year. No? Yung mga kinita mo, kung saan nang galing, kanino nang galing yung pera mo, isulat mo yon lahat, isulat mo. Tapos, i-compute mo lahat. Halimbawa, ang iyong computation ay 1.2 million sa buong taon na pumasok sa'yo na pera. Doesn't matter yon kung ang expenses or ano, kahit hindi na yung expenses. Basta ang lahat ng pera na pumasok sa'yo. Sekreto to. Tapos, pagkatapos nun, sumulat ka ulit ng the same thing. Halimbawa, ito para sa ito na-receive ko na pera sa DWDD. Ganon, sa DWDD. Etong pera na to na-receive ko sa business ko. Etong pera na to na-receive ko sa online. Tapos itong pera na to na-receive ko sa bigay. Parang ganon. Or consultancy. Isusulat mo yon lahat. Ngayon ang gagawin mo, either gagawin mo siyang 5 times or 10 times. Tapos, merong equivalent na makukuha mo yung amount nito. Halimbawa, nakakuha ka ng 1 million last year, pwede itong madoble ngayong taon. Tapos, ilalagay mo sa taas nun, mag-goal ka ng amount. Halimbawa, ang gusto mong kitain is halagang 3 million pesos. So, ilalagay mo doon, target income is 3 million pesos for 2022. Okay. Ayan, ako. Talagang, yes, yung oras natin, meron pa tayong ilang minuto. Bilis naman. Meron na lang tayong 14 minutes. No? At least, diba, sa maiksim panahon na ibinigay natin dito, may mga ilan tayong tulong na naibibigay sa ating mga kababayan. At meron pa akong isang ginagawa na eto, na ituro ko pa last year yung sa Money Tree. Hindi. Yung Dream Tree na magdo-drawing ka ng puno, tapos sa bawat puno, ilalagay mo doon yung mga dreams mo. Ginagawa ko to taon-taon. Parang meron kang ano, board, no? Yung board. Oo. Ito kasi board. Mga tinatawag, vision board mo. Pwede kayo gumawa ng mga vision board nyo. Kasi lahat halos kasi sa coaching ko, ginagamit namin ito, vision board. Or kahit yung mga cheque, pag may cheque kayo, ilagay nyo sa wallet nyo, lalagyan nyo ng amount. Actually, lalabas yung amount na yon. Makukuha nyo siya, not in one year, but it takes time. Pero lalabas na pag nag-compute ka, when the day na maalala mo yung cheque na yon, lalabas na yung cheque na yon ay halaga ng nakinita mo na. Ito yung mga ano eh, mga visionary. Minsan daw, tayo ay naka-program, no? Ang ating memory ay nagkakaroon ng mga sensory. Kapag tayo ay na-absorb natin ito, ito ay nangyayari. Kasi kapag nagkakaroon daw tayo ng mga dreams or attraction, at kapag ito ay pumasok sa ating mga isip, at ito ay pumasok sa ating mga puso, nagiging ano tayo eh, nagiging hyper, gusto natin gawin. Nagiging clear, nagiging positive tayo. So, pag naging positive tayo, we are attracting positivity. So, whatever dreams that we wanted to be, what we wanted to have, and what we wanted to do, is nangyayari daw. Yan, okay. Okay, bago tayo matapos, ano, mayroon lang nagtanong, pag New Year daw kasi, ginagawa daw niya sa pagsalubong sa New Year, di ba, papasok yung 12 o'clock. Ginagawa niya, pagpasok ng 12 o'clock, tama daw ba yung ginagawa niya na nagpapaagaw siya ng bariya?
nag-ano siya ng barya. Gagi. Actually, ang napansin ko no, nung ginagawa ko yan noon. Mm-hmm. Ginagawa lagi, ko rin yan. Lahat tayo, regular natin ginagawa ang naghahagis ng barya. Mm-hmm. Ginagawa lang yan sa feng shui. Pero sa bagong taon po kasi, iyan ay isang paghahagis ng pera na kung saan itinatapon mo ang pera sa ibang tao. Eh kung sabi nga ay paloob daw, kasi dati palabas paloob daw gawin. Pwede. Pag paloob ng bahay, pwede. Oo, papasok. Pero, oo, pero hindi mo siya pwedeng ipaagaw. Ah, okay, inagis mo lang, ganun. Opo, maganda rin ang paghagis ng mga bigas, ng mga butel, ng mga buto. Mm. Yan. Sa Chinese New Year, pwede nyo rin pong gawin yan. Ah, sa Chinese New Year. Okay, yes. Meron ding isang sinasabi na pagka daw sasalubong ka ng New Year, pagka daw maglagay ng saging at saka daw fried chicken, yung manok. Tama ba yun? Saging daw wala. Kasi, ano eh, ano bang ano nun? Actually, maganda po na offering ang saging kasi ang saging po kahit season, ano po yan eh, all season po may saging eh. Oh. Ang saging ang isa sa pinakamahalagang prutas na dapat inilalagay natin. Ay, naku, marami palang nagkamali doon. Hindi naglagay ng saging. Si katulad Sherry, po sa gawin? Akin, katulad po sa akin ngayong taon, yun ang inabangan ng mga tao, no? Oh, oh. Hindi po tayo nakapag-show, pero nagkaroon po ako ng live. Nagkaroon po ako ng live na isinabi ko doon ano yung mga gagawin. Mm-hmm. Pero wala pong nanood kasi na busy sila busy, nakaka-shopping. Busy sa pag-prepare. Tama ka dyan. So, ayan. Manok, ano na yung manok? Sabi, wag din daw maglagay. So, actually, ang manok kasi ano yan eh. Ang manok, hindi mo masasabi na. Kaya nga, ang manok siya yung pinakapagkain na inihahain even sa royalty noon. Yung mga turkey, di ba? Yung may mga pakpak, ang mga ibon. Ito yung, bakit? Sila kasi ang nagbibigay ng ano, ng free will. Hindi ito dahil sa malas o lilipad ang inyong mga kapalaran. Mali po yun. Ah, okay. Yung sa prutas, dapat mabilog-bilog, 13. Ang may taon lang po na tayo ay pwedeng gumamit ng prutas, mm-hmm. no? May mga prutas as ayun po ay tradisyon na po kasi mm-hmm. ang paniniwala na sa para sa buwan-buwan meron kang prutas, mm-hmm. no? Sa mga feng shui kasi ang iba 'yon ang sinasabi, pero may kanya-kanya naman sigurong different studies ang mga feng shui, iba-iba kasi yung feng shui, 'di ba? Ipinaliwanag ko na rin. Uh-huh. Ako po kasi ngayong taon, hindi po ako naghanda ng prutas. Mm. Ang akin pong hinanda ay mais, mani, mga butel, mga buto. At saka iyon po ay napakaganda, napakaswerte talaga sa totoo. Ayun ang namiss ng ating mga kababayan. Kaya dapat, hindi nyo ipinapag walang bahala ang aming mga show. Totoo lang, pinakokonta ka sa akin ni Cheryl ng time na yon, pero tama ka sa sinabi mo. Busy ang tao sa pag-prepare. Pa na yung tanong sa akin, mami, pakikontak mo si Jeline, kasi gusto kong malaman kung dapat ako maglagay ng saging, hindi ako dapat maglagay ng manok. 13 prutas ang nirequest sa akin, napakarami. Yung lamesa namin halos mapuno. Oo nga. Tapos ano, nakita ko, ang sinasabi din na ang kulay violet ay swerte sa taong 2022. Maging maingat po tayo kasi hindi po natin alam kung anong klaseng violet ang ginagamit natin. Green, ano pwede po namin? Kami ay yellow. Kami ay yellow ang sinuot namin. Ang violet po kasi ito ay napakaganda. Ito ay crown chakra color na tinatawag. Pero maging maingat po tayo kasi pwede rin po ito pang hypnotize ng darkness. Ah, ayun. Yon. So ang iba kami nag-violet. Opo. So kasi in between po 'yan eh, death and life po 'yan in crown chakra. So masyadong ano po, masyado pong ang violet color is good for 2022, pero ito po ay maraming dala, no? So maging aware po tayo doon at maging careful po tayo doon. So 'yun po.
siyempre, ang pag-o-offer, ang pag-aalay. Sa ngayong Chinese New Year, ayan po, pwede po siguro tayong mag-abangan po nila sa katapusan ng taon, ng buwan, na tayo ay, ano yung gagawin sa Chinese New Year? Baka gusto nilang umulit. So, meron yan. Po tayong oras, 8 minutes, no? In 8 minutes, sige, go ahead. Yan. Sa Chinese New Year, masyadong mahaba pa, Tita Terry, kasi ano, mas sa maganda bagay. Yung... Ah, sa bagay, meron pa tayong mga time, may mga araw. Opo, makakalimutan na po nila yan. Oo, tama. Yung mas malaki. Oh, tapos, ang daming naninis eh, na bakit hindi kayo nag-show? Bakit, Miss Jill, hindi ka man na nagsabi kung ano yung mga gagawin? Actually, ako rin po, during New Year time, hindi talaga ako sumagot. Hindi po talaga ako sumagot. Alam niyo po kung bakit? Na-busy po ako doon sa mga order ko. Instead na maghanda ako, na-busy po ako. New Year na New Year, tinambakan ako ng order ng aking mga businesses. Alam mo, sa susunod na New Year, hindi na ako mamimili ng ganyang labing tatlong prutas. Ano ba yan? May mga naka-designate lang po talaga na fruits yearly. Hindi Ayun. Po siya exact. Kahit hindi naman po natin kumpletohin yung 13 Ayun, fruits eh. Meron fruits talaga na para just sa year na papasok na yun. Opo, kasi ang pag-aalay po kasi ganito po yun. Once na kung ano yung nilagay mo ng araw na yun, automatically sasabihin mo doon sa pag-aalay mo o sa prayer mo, ito ay alay namin sa buong taon, sa araw-araw namin na pangangailangan. Mas maganda nga mag-alay ka dyan ng grocery, maglagay ka dyan ng grocery, mga kung ano-ano. Okay, yan siguro to be follow na naman, itong ating tatalakayan, alaga naman. Sa 5 minutes, yung mensahe sa ating mga OFWs na nakinig, tsaka sa ating mga sundalo. Okay, maraming salamat po sa inyong makikinig sa Buhay OFW ngayon. At lagi po nating tatandaan, wala pong imposible, wala pong swerte o malas. Tayo po ang gumagawa ng ating swerte. Tayo po ang nagbibigay ng ating energy. Tayo ang gumagawa ng ating energy. So kahit anuman po ang naisin natin sa buhay, lahat yan ay mangyayari. No? Be the magnet of the universe. Maraming yes. salamat po. Malakpakan natin ang ating power. Maraming salamat, Miss Jillian, the International Life Coach, the youngest. Kasi isipin niyo, pagka yung mga ganyan life coach, nasa isip mo, mga ano na yan, medyo matured. Pero batang-bata ang ating partner. Para magkaroon ng ganyang klase ng knowledge, God gift yan. Isang subject na lang sa India, matatapos na po ako. Yun nga lang, ay halaga po ng isang subject is nasa 1.3 million. Wow! Pita mo! Sige, tawa naman po ng Diyos. Thank you so much. Blessing ka po. Opo, maraming salamat po. Mga OFW at sundalo, blessing ka pa sa ating programa, Boy OFW. Alam ko, yung mga nakikinig sa atin, gustong-gusto makakusap ng isang sikat na life coach na katulad mo. Sa mga gusto magpag-ugnayan, pwede po kayong mag-message sa aming programa mismo, sa aming mga Facebook account. Kung gusto niyo po makontak si Ms. Jeline, at napakaganda lang yung mga katanungan para sa kanya, naka-ready po siya. Ayun na lang po para mag-usap. Okay, at syempre, pansamantala na naman tayo. Drop their comments po, yung mga comments po nila sa baba, at yes, sasagutin po natin yan. Maraming salamat. Ay, recorded na yan, sinasagot siya ni Ms. Jeline. Apo. Okay, 6 o'clock to 7 o'clock, AFP Radio DWDD. Thank you so much sa ating technical side ng DWWD, sa ating technical side dito sa ating kape. Si Dan at siyempre ang ating station manager. Thank you so much po. Ito po yung link ko, Terry Alba, para sa programang Buhay OFO. At iba pa at siyempre, papalitan rin sa ating bayan. Maraming salamat.